isang energetic na power forward na pinag-uusapan din ngayon sa MPBL. Sino nga ba siya? Kumusta mga kabola? Ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited. Ang pag-uusapan natin ngayon ang isang player na nagmula sa Bohol at maugong din ang pangalan ngayon sa MPBL. Yun ay walang iba kundi si Sandy Senyal. Pero bago tayo magsimula, pakilike naman ang ating video. At kung bago ka pa lang sa ating channel, eh mag-subscribe ka na rin. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Sino nga ba si Sandy Senyal? Si Sandy Senyal ay pinanganak noong August 8, 1993 sa bayan ng Clarín, Bohol. Ito ay may taas na 6'3" at ang posisyon nito ay naglalaro sa small forward at power forward. Saan nga ba unang nakilala si Sandy Senyal? Taong 2010 nang si Senyal ay nagdesisyon na lisanin ang kanyang hometown para makipagsapalaran sa Maynila. At ito nga ay nag-try out para sa paaralan ng Rizal Technological University. Ang player na ito ay agad namang natanggap sa nasabing paaralan. At doon na nga nagsimula ang matitinding pagtitraining nito sa basketball. Ayon nga kay Senyal na ang paglalaro niya noon sa kanilang probinsya ay simpleng basketball lang, yung tamang papiso-piso lang at puro pisikalan ang laban. Kaya nga laking pasasalamat niya nang napadpad siya sa Maynila at nabigyan siya ng pagkakataon ng makapag-training ng basketball at lalo pang ma-improve ang kalaman nito sa basketball. Sa paglalaro nga nito sa RTU, siya ay kinikilala rin bilang isa sa mga key player ng kanilang team at siya ay naglaro para sa RTU sa loob ng 4 taon. At noong taong 2014 nga, si Senyal ay hinirang bilang isa sa mga mythical player at MVP candidates ng NAASCU. Bukod nga sa paglalaro nito sa RTU, si Senyal ay nakilala rin sa paglalaro nito sa ligang labas. Ito nga ay nakapaglaro na sa iba't ibang lugar. Ayon nga rin sa player na ito na ang paglalaro niya sa ligang labas ay malaki rin ang naitulong para mas lalo pang pataasin ang kumpiyansa sa paglalaro ng basketball. At noong taong 2014 din naman, si Senyal ay napasama rin sa mga player na nagkamit ng World's Guinness Book of Record Basketball Marathon na tumagal ng 120 hours non-stop basketball. At nung dumating naman ang year 2015, si Senyal ay nagdesisyon para pasukin ang PBA D-League at siya nga ay naglaro para sa koponan ng Tanduay Ram. Si Senyal ay naglaro din sa mga ibang liga tulad ng PCBL para naman sa koponan ng Euromed noong taong 2016. Siya ay naglaro din sa Metropolitan Basketball Tournament para din naman sa koponan ng Mandaluyong. At sa ligang ang iyon, siya ay tinanghal na All-Star MVP. Taong 2017, si Senyal ay naglaro na sa MPBL para naman sa koponan ng Batangas Tanduay Athletics. Sa kasunod na taon din naman, siya naman ay naglaro para sa Davao Occidental Tigers. Taong 2019, nang si Senyal ay naglaro na para sa Mindoro Tamaraws. Dito nga sa team na ito, si Senyal ay kasama sa starting lineup ng kanilang team. Nabigyan din siya ng magandang playing time sa team na ito. Kuminsan nga siya pa ang hinihirang na best player of the game ng kanilang team. At tingin ko, ang paglalaro ni Senyal sa Mindoro Tamaraws ay ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa paglalaro nito sa MPBL.
ay maganda pa rin naman ang pinakita ng Mindoro Tamaraw para sa Lakan Cup ng MPBL. At nung nakarang March 2020 lang, si Senyal ay napabalitaan na pumirma na para sa Bacolod Master Sardines para sa susunod na season ng MPBL. Anyway, maiba naman tayo. Ayon nga kay Senyal, na bukod sa kanyang pamilya, ang tanging pinagkukunan nito ng lakas ng loob at nagsisilbing inspirasyon ay ang kanyang nobya na si Judian Reyes. At dito na nga nagtatapos ang storya ng ating kabola na si Sandy Senyal. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe na rin kung bago pa lang sa ating channel. Ito naman ang munting mensahe ng ating kabolang si Sandy Senyal. Binabati ko yung Pinoy Sports Unlimited, Magneto Sports Apparel, sa girlfriend ko si Jody Ann Reyes, sa parents niya, sa mga kuya at ate niya, kay Bibi Nicolo Reyes at Arky Reyes, kay Tita Toto at Tito Abin Rodriguez, sa mga tropa ko dyan sa Barangay Baba, Noah's Ark, sa mga kababayan ko sa probinsya namin sa Bohol, lalo-lalo na sa mga Bayug Boys at lugar ko sa La Victoria, Carmen, Bohol, sa tita ko at sa tito ko dyan na mga Senyal at Tabigi Family, Hagupit Family, Redocto Family, at sa lola't lolo ko na yumao na, sa mga tropa ko dyan sa Commonwealth na sina Rix Tose, JM Sapico, Joel Soriano, Jeric Sibiliano, RJ Gracera, Jonel Camacho, at si Bugue. At sa mga RTU boys, lalo-lalo na sa head coach namin dyan, si John Cardell, Hubert De Los Santos, at Rap Abinido. At sa boss ko, si Boss Achit Cao, si Boss Rinig Glaset. Muli ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel nito. Asahan nyo na marami pa akong ibabahaging kwento ng buhay ng mga player, mapaprofesional man ito o ligang labas. At muli po, ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited.